While we meet book Rising 7 na launch ito last year, since we have it, so I decided to review. Welcome back to my channel and to this video, usapang laptop ito. Mag-unbox at quick review tayo dito sa MacBook B14 Ryzen 7. Ayan, ano ba ang B14 Ryzen 7? Ito yung smaller one at maganda ang specs. From the name itself, 14 inches screen. O ano ba yung mga accessories na kasama dun sa box? Sa ganitong box po siya napaloob, ang ating MacBook B14 at yung accessories niya. It has USB type charging cable and it has 65 volt charging brick. Ang isang maganda ding news nito nga, charging port nito guys, since sa fast charging siya, pwede siya sa Android phone, sa laptop o kung ano mang pwede dito, fit dito sa charging port na to guys. Talagang gamit na gamit to guys. And guys, nung nakita ko tong Huawei B14 Ryzen 7, nakita ko talagang premium laptop ito. Smaller one type siya guys. It's made of aluminum. Para sa kapal niya guys, meron siyang 15.9 mm. Weight niya guys ay meron siyang 1.38 kg. So ang weight niya guys ay tolerable lang siya. So, hindi ka mahirapan dalhin everyday kung saan ka magpunta. And then, ang looks niya, guys. Ayan lang. Meron na sa harapan. Meron lang siyang Huawei. Wala na siyang ibang logo. So, ganyan lang. Plain na plain. At saka yung kulay niya, guys. So, space gray siya. Sa kaliwa, guys, meron siyang USB-C port, LDL light, USB-C port, and full size HDMI port. And then sa kanan guys, meron naman tayong USB port and 2-in-1 headphone jack. And sa likod guys, meron siyang dalawang rubber feet at isa sa taas. Of course, para ma-elevate ang ating laptop para maiwasan na mainit siyang sobra. And meron din tayong magkabila ang stereo speaker. Ayan. Sa taas guys, hindi po yan speaker, speaker stereo, that is a ventilation grille. Sa maganda yung placement ng kanyang mic dito sa harapan. If meron kayong ka-video call or meron kayong kausap, need narinig nyo yung pinag-usapan nyo. When you open this laptop, hindi siya kayang i-open ng isang kamay. So, kailangan talaga siya guys, i-open ng dalawang kamay. Yan. When you open the laptop guys, ayan, meron pa siyang cellophane. Meron din siyang instruction dito, guys. Dito yung nakalagay dito sa cellophane, yung saksakan niya. And then, yung camera nasa gitna. Fingerprint sensor opening, guys, ng ating laptop. When you open the laptop, guys, makikita mo yung display, plain keyboard. Sa keyboard naman, guys, kamukhang-kamukha talaga ng keyboard ng MacBook ngayon. Pabalik guys, andito yung power button as double as a fingerprint sensor. Ayan, and then sa baba guys, makikita mo din dito ang NFC Huawei Share. Guys, meron pong backlighting ang ating keyboard. Huwag masyadong mag-expect guys kasi nasa level 2 lang ang kanyang brightness. Since andito na tayo sa keyboard guys, kaya maganda yung screen natin kasi yung camera natin nasa keyboard. In between siya ng F6 and F7. So, kailangan mo lang siya pindutin. I-press mo siya para lalabas yung camera. And then guys, speaking of camera, kung ikaw naman ay gusto mo ng privacy, pwede mo i-press siya para hindi siya makita. If ikaw naman yung tao na meron parating kausap or ka-video call, kailangan mo lang siya i-elevate konti or i-adjust mo kasi napaka-awkward guys kasi bubungad sa inyo yung nasa ibaba ng iyong mukha. And para sa camera guys, meron siyang 1 megapixel. And for the display guys, meron siyang 80p display. Display naman niya guys, meron ako na-discover na meron siyang anti-glare. If mahilig kang manonood ng YouTube,
Diba kung merong madilim ang scene, makikita nyo yung sarili nyo, yung reflection nyo, yung sarili nyo magre-reflect doon sa screen. And since meron siyang anti-glare, hindi na po siya makikita. Or meron bang light around you, hindi siya mag-bounce back doon dahil meron siyang anti-glare. Since andito tayo sa display, guys, alam nyo ba ang screen nito ay kaya niya na mag-bend ng 180 tulad ng ganito? Ayan. Yes, guys. Ayan. Hindi ko alam, pero siguro may mga tao na ganito gumagamit ng laptop para kang merong hawak na malaking iPad, ganun, or malaking papel. Meron tayo AMD Ryzen 7 3700AU with Vega 10 graphics. And lastly, guys, we have 8GB of ROM and 512 CSI SSD storage. And don't worry, guys, Windows 10 na rin ito. Para saan ba ang MateBook D14 Ryzen AMD Ryzen 7? Guys, kung ikaw ay mahilig mag-multi-browsing, ikaw ay estudyante, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay content creator, live streamer, or photo video editing, so go and buy D14 AMD Ryzen 7. Napakaganda, guys. Magaan siya, and you can consider also everyday out. Madala-dala mo, napakagaan, guys. Dalawa kasi ang variant na MacBook nila, Ryzen 5 and Ryzen 7. So, ang price range nila is 3,000 lang. So, go for Ryzen 7. Ganda na yung specs niya. Bago ako bumili nito, guys, nanonood din ako ng review. Meron nagsasabi, guys, na napakatahimik nito, and then na hindi talaga siya masyadong nagiinit. Isa pa ang pinaka-bonus talaga na features dito sa MateBook, Huawei MateBook, guys. Itong NFC nila na Huawei Share. Sa laptop na to, kung naka-smartphone kayo na Huawei AMU. So, of course, guys, i-open nyo ang NFC. Kung may budget ka naman, go and buy D14 Ryzen 7. Ito, napaka-basic lang, guys. Kulay gray din siya. Kahit basic siya, guys, matibay naman siya. Yung ano niya, yung free bag niya. Ayan, dito ipapasok yung laptop. Ayan, saka yung mga ibang accessories. Meron din siyang free office na worth 3,000 pesos. And expansion portable drive for PC. Ayan, for other storage, guys, na worth 2,650. For me, sulit na sulit po ang pagbili nito. And very useful siya. And guys, before I end this video, I would like to say thank you to my sponsors. Ayan, thank you so much. I'm so very happy to have this D14 Ryzen 7 laptop. Ayan, don't worry. Pagbutihan ko pa, aralin ko pa ang graphics, editing in graphics. Ayan, kasi that's my passion, that's I want. And thank you so much. I'm so happy. And words is not enough, I know, but I'm so happy kasi if ako hindi ko rin priority talagang bumiling ganyang kalaking halaga na laptop. I'm so blessed that merong nag-sponsor. Ayan, thank you so much. And God bless you more. Gusto ko rin itong sabihin, guys, kasi ito talaga ang motivation ko sa buhay ko. Do all things with kindness. Kasi hindi natin alam. But little kindness, malaki na yung impact sa iba. So, that's all for this video, guys.
At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe guys and i-bell all nyo na para always kayo notified every time na meron akong bagong upload. Thank you so much!